Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Good morning! Tayo ay binigyan ng trabaho na ayon sa ating kakayahan. At ang maganda pa nito ay kapag ang ating nagagawa ay may ambag sa kaunlaran ng ating bansa. Ngayong Metals and Engineering's Week, kami ay saludo sa serbisyo ng industriyang ito, lalo na sa kanilang proyekto pang istruktura. Kagaya na lang nitong pag-aayos sa water system, malaki ang kanilang ginagampanan sa paggawa nito. At para sa inyong kaalaman at paghahanda, naglabas ng service advisory ang Maynilad Water. Kabilang dito ang Navotas City, mag-ipon na kayo ng tubig dahil magkakaroon ng interruption sa tubig June 15 to 16, 2017 ngayong araw hanggang bukas 10:30 p.m. to 3 a.m. Kabilang dito ang Quezon City sa Doña Imelda, June 17 to June 18, 2017, Sabado hanggang Linggo alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Narito naman ang iba pang advisory ng Maynilad para sa buong buwan ng Hunyo. Natatandaan niyo ba yung landslide sa bahagi ng Palawan bago magtag-ulan? Sa kaparehong sitwasyon sa Dhaka, Bangladesh, ang napakalakas na mga pag-ulan nitong Martes ay nagdulot ng pagguho ng lupa. Nag-iwan ito ng 133 kataong nasawi at napakaraming sugatan. Ayon sa ulat ng mga rescue team, marami pa ang nawawala dahil hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang baha. Maraming pamilya ang naapektuhan na ngayon ay nasa evacuation center dahil higit kumulang 1,000 kabahayan ang nasira. Ang trahedyang ito ay naging dahilan para masira ang communication lines at hindi na rin madadaanan ang ilang kalsada. Ngayong umiiral ang Intertropical Convergence Zone, asahan ang mga pag-ulan at kapag nagpatuloy pa, posible rin ang matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya alamin ang iba pang impormasyon kaugnay nito. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance. Silipin naman natin ang second picture sa ating photos of the day. Anong ulam nyo ngayong almusal? Itong picture ni Lydeline Castro, matatakam ka talaga sa sinigang na hipon sa Bulacan. Sa pagbabalik ng Panahon TV, alamin ang malaking epekto ng climate change sa ice shelf sa Antarctica.